ano itong lumalabas na balita ngayon dyan, kumakalat sa social media ngayon na Torney, larawan ng mga ito, lingkod bayan ng Maribeles, nag-inuman kasamang ibang mga kapitan. At sa picture dyan, Vin, labas mo nga, Vin. Ha? Nag-inuman, panahon ng pandemya. May picture tayo, paki-explain na lang. Sino-sino ba yan? Ayun, sino yan? Opo, nabalitaan ko nga po yan, Sir Aljo. Nagtatanong ako kung totoo po ito ba, kailan ba ito nangyari, considering na ngayon pala naman kami mag-elip ng aming liquor ban, ano po. Well, sabi ko nga po, ang ating mga health workers ay pagod na, tayo mga frontliner ay pagod na rin. So, kailangan dapat tumutukan tayo sa lahat ng ating mga protocol. Pero kung mismo tayo, mga lawmakers, tayo na mga namumuno sa pamahalang bayan na hindi, o pamahalang national man o dito sa probinsya kung saan man, ay hindi tayo makasunod sa mga protocol na pinapatupad natin. Paano pa tayo susundin ng ating mga kababayan? Naku. So, nakakalungkot lang po, nakakalungkot lang. Sino-sino ba itong mga official na ito, attorney? Itong picture na ito, sino ba ito? Sino-sino mga yan? Ang nakikita po dyan, nakikita ko po, sa picture na yan, Yan po, si Vice Mayor Lito Rubia. Ang aming Vice Mayor at isa pong kapitan namin na si Kapitan Dimapiles sa Barangay Camaya. At isa pa po, yung isa po si Kapitan Ivan Ricaprente ng Barangay San Carlos. Sila pa ako nandiyan po sa picture na yan. Pinadala lang din po yan, kaya po nagtatanong ako kung may katotohanan yan through the Facebook, considering na sa Facebook din naman po galing yan. It was that picture o yung kanilang picture na yan was posted 3 days ago. Na ba po yan? O 3 days ago na, kahapon ko lang din nakita. But anyway, I would like to give justice dun sa nagpadala niya dahil ang concern niya, yan si Totoy Bakal. Ang concern niya po ay, siyempre po, pagod na ang mga health workers. So, dapat lang na, kung ang isang ordinaryong citizen ay may pakaparusahan, kung siya ay gagawa ng labag sa batas, siyempre po, ang ating batas, law applies to all, hindi po ba? Opo. So, dapat po managot niya. Attorney, kung sakasakaling talagang confirmed ito, totoo itong picture na ito, anong parusa nag-aantay sa mga opisyalis na yan batay sa kapangyarihan na meron ka dyan sa Maribeles bilang municipal mayor? Okay po. So ngayon po, kami ay may, sabi ko nga po, ngayon pa lang kami mag-ilip ng aming executive order saan ang liquor ban ay ililip na ano po, yung liquor ban. So, ang mga kaparusahan po ay papaubaya po natin yan sa ating kapulisan, dahil tayo naman po ay bukod po sa ating executive order, bukod sa kanilang mismo pinasa ng sanggunian bayan, kung saan nga po, bawal mo na ang inuman, bawal mo na pagbili ng alak, ay meron po tayong, yun po, ating pong bayanihan, Tuhil as One Act, di ba? Okay. So, yan po, nandiyan marami po mga iba't ibang mga kaparusahan yan. Siguro po, mas maganda na po na hindi ko na detalyuhin, dahil hindi po natin alam kung sino-sino ang magsasampa ng kaso with regards yan. Okay, sige. Yan po sa... may na-commit nila na yan, Opo. Okay. Malayan po natin ang batas diyan. Basta yan po ay pinapaubaya natin sa ating DILG, Tinatawagan natin diyan si Secretary Anyo ng DILG na sana bigyan nila ng aksyon, Magkaroon ng tamang imbestigasyon, Umira lang batas. Yun lang naman ang kailangan diyan. Opo. Upang hindi na po pamarisan, Hindi magandang impluwensya po yan. Opo. Hindi magandang halimbawa sa isang mga lingkod bayan o sa lingkod bayan na ikaw ay hindi sumusunod sa protocol at ikaw pa mismo ang gumagawa ng mga pinagbabawal. Lalo tigit po itong pandemya na ito, sobrang pagod na po ating mga health workers. Kami rin po dito as frontliners na mga gumaganap ng tungkulin, pagod na rin kami. At syempre po, marami nang namatay dito sa amin sa COVID-19. So dapat po lahat sumusunod, di po ba? Wala dapat pong special treatment, walang exempted sa pagkapatupad ng mga protocol. Sige po. Okay. Well, thank you so much, Attorney Joe. Mensahe na lang sa ating mga kababayan dyan sa Maribeles na wala pang gamot, ha? Wala pang bakuna. Meron pa rin pandemya, lalo na ngayong Kapaskuhan. Go ahead po, Mayor Joe. Actually po, mga nagme-message sa akin ng ating mga kababayan, nagtatanong sila kung ano daw po ba ang tamang kaparusahan nga. Tulad na sabi ninyo, sabi ko nga po, hayaan natin, umira lang batas yan. Kung anong tamang batas na dapat na iparusa sa mga nagkamali ay dapat lang po na maparusahan. Upang hindi naman sabihin ang ating mga kababayan na very selective tayo sa pagpapatupad ng batas, hindi po ba? Dapat ang batas natin, kahit yan ay batas na executive order man yan, ordinance man yan, na sila mismo ang may gawa, dapat yan sinusunod.
sunod, no po. Kaya na, kaya po, sabi ko nga po, gusto ko na magkaroon ito ng leksyon sa lahat na dito sa ating bayan, sino ka man, kung ikaw ay lumabag sa batas, dapat lamang na managot ka. Yun po, pairali ng batas. Okay. At dito sa Aljo kami, noong nakaraan po, no, meron akong magandang balita sa ating mga kababayan na ito na po, meron na po tayong ibibigay o ibibigay po ng mga laptop sa ating lahat ng ating mga kaguruan. May laptop po tayo. Ito po ay Core i5 kung saan magagamit po nila dito sa ating new learning modality. So, meron po tayong 1,110 na mga public school teachers na bibigyan ng laptop. At ganun din po ang ating mga estudyante. Ating pong grade 9 to 12 ay meron pong tigi-isang tablet. Sila po ay nasa, yung magbibigyan po natin ay nasa 6,300 na grade 9 to 12 na mga estudyante. Yan po yung ating mga hinahanda ng ating pamahalang ng bayan gamit ang ating special education fund upang mabigyan po natin ng tulong ang ating mga mag-aaral sa panahong ito ng pandemya. Alright. Yan po ang magandang balita dito sa aming bayan. Maraming salamat, Mayor Attorney Jocelyn Castañeda Mariveles Bataan. Oh, go ahead. Oh, may pahabol. Diba po sa radyo? Oh, sige. Kami po, napakinggan ko po kasi bago nyo ako tinawag, napakinggan ko yung sasap, no? Kami rin po ay nananawagan sa national na pamahalaan na kung kailan po ba talaga ibibigay yung sa second tranche nung mga naiwan pa. Okay. Dahil ang iniisip po ng aming mga kababayan ay kung nasaan na daw po yung kanilang second tranche. Mm. Ang iniisip po nila baka daw po naibulsa na ng kung sino man. Mm. So sana po, no, makarating ito sa national na pamahalaan na sana po sa lalong madaling panahon yung second tranche na naantay ng ating mga kababayan, sana po maipamahagi na magkaroon na ng payout, no po. At kami po, Sir Adjo, dito po sa Bayan ng Mariveles, meron din po kami rito pinamigay na financial assistance. Yung po aming tawag po doon ay financial assistance of the Municipality of Mariveles in the amount of 1,500 pesos sa lahat ng mga hindi nakatanggap ng SAP, Dolly Camp, Dolly Tupad, o yung po sa SSS, sa DTI. Kumbaga po sa mga hindi nakatanggap ng ayuda ng national na cash assistance, ang kapalit po noon ay binigyan po namin sila ng 1,500 bawat pamilya. Yung po ang naging intervention namin upang sa ganun ay tumaas din ang moral ng mga kababayan namin na wala man ang natanggap sa national na pamahalaan. Pero gusto po magpasalamat sa ating presidente, kay Presidente Duterte, at siyempre po sa lahat po ng mga ng ating mga ayun, congressman, senador, sa pagpasa po nito po pondo po, no, dito sa bayanihan, dahil po malaking tulong po ang mga natanggap sa SAP ng ating mga kababayan dito sa Bayan ng Mariveles. So ano man po ang mga naging issue sa SAP, ang katotohanan po dyan, napakalaking tulong po niyan sa lahat ng ating mga kababayan. Alright. Kaya maraming salamat po sa national na pamahalaan. Attorney Jocelyn Castañeda ng Mariveles Bataan, maraming salamat. Magandang hapon. Salamat. Thank you. Mag-ingat kayo dyan.